Nag-ready lang ako. Ano ba kayo? So, hi guys! Welcome back to our channel. Ako pala ulit si Shang, and you're watching Unbox Diaries! Sa ngayon pala, wala si Min sa kadahilan ng medyo busy kasi siya kasi nag-aasikaso siya ng upcoming na kasal namin. Pero, syempre, char lang yon, hindi yung totoo, joke lang. Wala pa kaming plano. So, ngayon, mag-unbox tayo ng Huawei P30 Lite. So, ito pala guys, yung pinaka-affordable na Huawei P30 series. Meron siyang kapatid na Huawei P30 Pro and Huawei P30. So, ito yung pinaka-mura niya. So, ito yung unbox natin ngayon. So, are you guys ready? So, first, bubuksan na natin yung box. So, like the usual, ganito yung itsura ng box niya. Oops! Wow! Phone agad! So, tabi muna natin siya. So, ang next, anong meron? Siyempre, meron siyang small box. Ano ang meron sa small box na ito? SIM ejector pin. Yung documentations niya and warranty cards. And lastly, jelly case! Meron tayong USB Type-C na charger. Meron siyang fast charger na 18 watts. So, okay na tayo. Goods na tayo. Type-C and fast charging. So, ano pa ang sunod? Meron siyang earphones. That's pretty much it. So, yun na nga guys. Let's move over and let's check out the phone. Siyempre, kayo munang unang makakakita bago ako. Wow! Ang ganda ng color niya. Ang ganda. What I like most about this is glass yung back niya. So, yung color din niya, gradient yung color niya. And also, alam niyo ba na ang Huawei ang nagpauso ng gradient back design? Nagsimula ito sa kanilang Huawei P20 series and then yung next mga brands, nag-follow na rin sila ng ganong klase ng design. Okay guys, back to the design. Ang kanyang back ay made out of glass. Also, kaya gustong-gusto ko siya is ang slim-slim niya. Sobrang compact niya. And isa ito sa mga pinakamaliit, pinaka-slim na na-review ko this year. Diba? Ang slim niya, guys. Ang sarap niyang hawak-hawakan. And also, yung design niya. Bakit parang gano'n? Ang sarap niyang hawak-hawakan. Ang sarap niya na lang hawakan. Ang nagustuhan ko rin sa kanya, yun nga, syempre, yung gradient design niya na when it touches light, nag-iiba-iba siya ng color. And also pala, may color combination to. It's combined with color blue and purple. Kaya nag-iiba yung color niya. Ganda, diba guys? Sa likod niya, meron siyang triple camera, meron siyang 24 megapixel, meron siyang 8 megapixel ultra-wide angle camera and 2 megapixel bokeh camera for the portrait shots. And meron po siyang LED flash sa baba. And it says here na triple camera daw siya. Pero hindi nakalagay na Leica siya. So I don't think na supported siya ng Leica camera. And also, meron po siyang fingerprint scanner dito sa likod. Nasa likod po ang fingerprint scanner niya. And also, hindi po mawawala yung kanyang logo na Huawei sa likod. That's pretty much it sa likod. Sa right side, meron siyang power button and volume rockers. Sa other side niya, sa left side, wala. Sa ilalim guys, meron siyang headphone jack, USB Type-C, microphone, and speaker. Sa taas niya, andito yung SIM tray niya. Sa SIM tray, meron siyang nano SIM slot and also hybrid slot for the micro SD. So, that's pretty much it. So, yun na nga guys. Bukas na yung phone. Boom! Ang ganda niya, no? Ang bright, di ba? Ang display niya ay merong 6.15-inch 1080p IPS display. Saan ka pa? 1080p display. Ayun na nga guys, meron palang notch yung kanyang display ito. Tapos ang kanyang screen ay sagad na sagad. And look at the bezels sa gilid oh. Walang masyadong gaps. And also sa baba, maliit lang yung baba niya. Although yung baba ko is not. So ang napansin ko pala guys dito sa phone na to, bright siya and colorful. Look naman no. Andyan yung mga combination ng colors and colorful talaga siya. So nagpi-play po ako ngayon sa YouTube guys. So pwede po natin siyang i-full screen. Kasi may mga black sa gilid. So, para ma-full screen po siya, ipipinch lang po natin siya. Balik natin sa normal. 1080p po yung display niya. So, yan. Nama-maximize po siya.
Okay, di ba? So, naglalaro ako ng Mobile Legends, 1080p po yung display niya, and kayang-kaya niya po yung high graphics. So, ang ganda ng gaming experience kasi wala siyang lag. Ang ganda ng display niya. So, parang sarap maglaro nito. And slim pa yung design ng phone. Ang sarap handy-handy siya. And pag nagigames ka, parang walang stress pag hawak mo siya. Kasi kayang-kaya lang ng grip mo. Kahit isa lang eh. Kaya mo eh. So, ang ganda niya. So, for me, highly recommended to sa mga gamers. Kasi walang stress sa kamay. Even after ilang minutes kang maglaro. So, nakita niyo naman guys, ang swabe yung maglaro. Walang lag dito sa Huawei P30 Lite. Siyempre kasi dahil meron siyang Kirin 710. Kung mapapansin niyo, medyo outdated siya dahil Kirin 710 nagamit na rin siya sa Nova 3i. Yung gaming experience is smooth, so okay na. Guys, inopen ko po pala yung AnTuTu, so medyo maliit po lang yung result. 97,957 lang yung benchmark niya. So guys, gusto niyo ba na mag-open ako ng apps? Tingnan natin kung gaano kabilis pag naglo-launch siya ng mga apps. And don't worry guys, malinis po ang Chrome nito. Hindi po ito kagaya nung kay Vince. Malinis po ang Chrome nito. Maaasahan nyo pong dalisay ang aking review. Kung nasan ka man, Vince, nililinis ko ang imahe natin ngayon, okay? Okay? So yun, mag-start po tayo mag-launch sa Facebook. Pe-press ko na. Tadaan! Ah, Facebook ni Vince! So, lipat tayo sa Instagram. Instagram pa rin ni Vince! Mabilis, di ba? So, ito na. Dito na tayo sa Google Chrome. Ito na yung pinakahihintay niyo, di ba? Oh my God! Sabi mo nilinis mo! Wow! Guys, patawarin niyo ako. Hindi ko po ito gusto. Balik po tayo ulit. Mag-launch po tayo ng Google Chrome. Nilinis ko na, guys. Chanin! Patawad po sa kaharutan ni Vince Domingo. So, nakita niya na, guys. Mabilis po siya mag-launch ng apps. Okay, guys. In specs pala niya, meron siyang Kirin 710, 6GB of RAM, 128GB internal memory storage. And yung battery niya, meron siyang 3,340 mAh. So, yung battery pala niya, medyo average lang. Pero huwag tayong mag-alala. Supported siya ng fast charging. So, hindi tayo mahihirapan kung malobat tayo. Mabilis lang po itong mag-charge. Full charge nito, aabutin tayo ng 2 hours and 8 minutes. Medyo may kabagalan siya. Pero on par po siya sa Redmi Note 7. Pero kung ikukumpara siya sa Vivo and Oppo, mas mabilis talaga sila. Doble yung bilis ng charging niya. So, punta po tayo ngayon sa camera niya. Ang napansin ko po dito, guys, sa phone, pag sa outdoor, pag medyo maliwanag, medyo sabog yung result. So, pag hindi naman ganun kaliwanag yung place na pipicturean, maganda naman yung result niya. And accurate naman yung mga colors. Para namang lively pa rin naman yung colors. Basta under good lighting siya. Sa video naman niya, guys, maganda naman yung quality niya. Medyo onting shaky lang siya, pero okay na siya guys. Pero pag medyo dumilim, medyo bumababa na yung quality ng video niya. Enough lighting lang pag nagbi-video tayo para mas okay yung result. Ito naman tayo sa selfie niya, meron siyang 32 megapixel. So, may mga sample shots kami ngayon mag-selfie ako. Ang maganda sa kanya, yung sa selfie niya, realistic yung color niya. And hindi siya yung parang hindi mo na makikilala yung sarili mo pag nag-selfie ka. Kasi yung colors, eksakto lang siya and how you see yourself. For me ha, so kaya gusto ko yung selfie niya kasi hindi siya masyadong bright. Yung price naman niya, hindi siya medyo competitive. 16,990 pesos siya. Hindi ko siya gaano ma-recommend kasi medyo pricey siya. Kasi yung ibang mga kalaban niya, mas maganda yung mga in-offer na specs. And yung price niya is competitive din. So, sana ako medyo bumaba siya. Pero, wala akong masabi, guys, when it comes to the design. Kasi, for me, ah, in my eyes, siya yung may pinakamagandang design right now. Medyo may smudges lang. Sorry for my hands. For me, it stands out sa mga phones na nahawakan ko. So, for the design, thumbs up.
So that's it, guys. Isa na naman pong video ang natapos. Patawad at meron na naman pong lumabas sa Chrome. Hindi ko po ito alam. Kasalanan ko po ito at hindi ko na-check. At ako'y na-bypass ni Vince Domingo. So, sa susunod, guys, I will try to be as dalisay as possible. And thank you guys for bearing with me. Kahit ako lang mag-isa ngayon, I hope guys you liked it. And thank you again for watching. This is Misha. And thank you for watching Unbox Diaries. Mr.